kapatid, mga katingsulit organic, sa oras na ito, nais ko kayong batiin ng magandang araw o magandang oras at sa lahat ng mga makapanood sa video ito. Ang oras na ito ay mayroon na akong 10 bagay na ishare po sa inyo at na sana ay mayroon tayong matutunan o mayroon tayong makukuhang aral ang ating pag-uusapan. So, sa oras na ito mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon o sa oras na ito ay ang mga 10 bagay na kailangan po natin upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. So, lahat naman po siguro tayo ay gusto natin matagumpay ang ating mga layunin o gusto natin magtagumpay sa lahat ng ating mga pangarap. Pero kailangan po natin alamin, kailangan po natin malaman ang mga 10 bagay na kailangan po natin upang tayo ay magtagumpay sa ating mga buhay. So, mga kapatid, isang halimbawa ang aking sasabihin o aking isisir. May isang kahon na punong-puno ng diamante o punong-puno ng ginto. At ito ay mayroong kandado at mahigpit ang pagkakandado nito. So, ano ang dapat natin gawin? Kailangan po natin hanapin. Kailangan po natin gumawa ng paraan upang mabuksan at upang makuha ang mga diamante o ginto sa loob ng kahon. Ganon din ang ating buhay. Ang ating buhay ay punong-puno ng ating mga pangarap. Ngunit, kailangan po natin gumawa ng paraan. Kailangan po natin humanap ng paraan upang tayo ay magtagumpay. Ito ang ating tatalakayin. So, ang una natin tatalakayin, ang una nating kailangan o kay unang bagay na ating kailangan upang magtagumpay tayo sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng layunin o ang pagkakaroon ng pangarap. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang unang nating gagawin upang tayo ay magkaroon ng tagumpay sa ating buhay. Halimbawa, ang isang OFW, ano ang dahilan? Ano ang magiging dahilan kung bakit ang isang OFW katulad ko na mangibang bansa? Dahil mayroon tayong layunin. Dahil mayroon tayong pangarap sa ating mga buhay. Dahil mga kapatid, kung wala tayong layunin, kung wala tayong pangarap, ay para tayong isang barko sa gitna ng karagatan na sumasabay lamang ng alon at hindi magtatagal, ito ay lulubog. Ganon din ang ating buhay. Kung wala tayong pangarap, kung wala tayong layunin sa ating buhay, ang ating buhay ay walang patutunguhan. Kaya mga kapatid, ito ang ating tatandaan. Ang unang bagay na kailangan po natin upang magkaroon tayo ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng pangarap o ang pagkakaroon ng layunin. Ang pangalawa mga kapatid na kailangan po natin upang tayo magkaroon ng tagumpay sa ating buhay, ang pagkakaroon ng karunungan. Ang karunungan din ang pinakamahalaga sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay. Sa ating paglalakbay patungo sa tagumpay mga kapatid, kailangan po natin gamitin ang karunungan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kailangan po natin gamitin sa tamang paraan o sa tamang kaparaanan. Dahil halimbawa, kung tayo ay gustong magkaroon ng magandang negosyo, gusto natin magkaroon ng magandang pagkakakitaan, ano ang ating gagawin? Siyempre, gamitin po natin ang ating karunungan. Gamitin po natin kung ano ang dapat at kung ano ang kailangan po natin. Dahil ang layunin po natin ay maging successful sa ating buhay. So kung wala kang karunungan, kung wala kang kaalaman, ay hindi mo rin makakamit ang tagumpay na iyong inaasam-asam. Ang pangatlo po mga kapatid na kailangan po natin o ang pangatlong bagay na kailangan po natin
upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob o akong katapangan. O ta mga kapatid, kung wala kang lakas ng loob, kung wala kang tapang, hindi mo rin makakamit ang iyong layunin. Di ba sabi nga, ang isang sundalo, bago makibaka, buo ang kanyang puso, buo ang kanyang isip. Dahil kung lagi kang nag-aalanganin, kung lagi kang natatakot, paano ka aangat? Paano ka magtatagumpay? So kailangan po natin ng lakas ng loob. Dahil alam po natin sa mundong ito ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng problema. Doon tayo sinusubok ng Panginoon. Doon tayo sinusubok ng panahon. Kung magkakaroon man tayo ng mga suliranin o magkakaroon man tayo ng problema, ito ay sinusukat lamang ng Panginoon, sinusukat ng panahon kung gaano tayo katatag, kung gaano kalakas ang ating loob upang lumaban sa lahat ng mga hamon na darating sa ating buhay. So ang pinaka-importante din mga kapatid ay pagkakaroon ng katapangan o pagkakaroon ng lakas ng loob. Dahil ito ang magdadala ng tagumpay sa ating buhay. Ang pang-apat mga kapatid na kailangan po natin o ang pang-apat na bagay na kailangan po natin upang magtagumpay tayo sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng pagsisikap. Kailangan po natin magsumikap mga kapatid. Kailangan po natin ang pagsisikap upang magkaroon tayo ng tagumpay. Nagsusumikap po tayo dahil mayroon tayong layunin. Nagsusumikap po tayo dahil mayroon tayong pangarap. Nagsusumikap po tayo dahil mayroon tayong bidhiin. Kaya kailangan po natin magsumikap. Kailangan po natin magsikap para sa mga kinabukasan ng ating mga pamilya. Mga kinabukasan ng ating mga anak. Ayan po mga kapatid ang pang-apat na bagay na kailangan po natin. Ang pagkakaroon ng pagsisikap. Ang panglimang mga kapatid na kailangan po natin ay ang pagkakaroon ng effort at pagtitiis mga kapatid. Ito rin ang pinaka-importante at pinakamahalaga bilang isang nangangarap o bilang isang may layunin. Kailangan mo magtiis. Halimbawa, tayong mga OFW, nagtitiis po tayo dahil meron tayong pangarap. Dahil meron tayong gustong mabago sa ating buhay. Nagtitiis po tayo dahil meron tayong gustong ipakita o kung meron tayong gustong iangat sa ating buhay. Kailangan po nating magtiis. Ang pagtitiis mga kapatid, kapag nalagpasan mo lahat yan, ay meron tayong gantimpala at magkakaroon ng bunga ang lahat ng ating ginagawa o ang lahat nating pinagtitiisan. So mga kapatid, ang pang-anim po na kailangan po natin o ang pang-anim na bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang paggawa ng mabuti o ang tinatawag na right attitude. Ayan po ang isa din sa pinaka-importante o pinakamahalaga upang tayo ay magkaroon ng tagumpay sa ating buhay. Dahil mga kapatid, ang ating paglalakbay patungo sa tagumpay ay kaakibat din ng paggawa ng mabuti. Di ba masabi nga sa Bible na sa Galatia 6:9 ang sabi niya dito, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa takdang panahon, ikaw mag-aali kung hindi ka magsasawa. Alam po natin mga kapatid, meron tayong aanihin kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng mabuti. At mas marami pang magtitiwala sa atin. Mas marami pang susuporta sa atin kung patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil alam po natin, ang paggawa ng mabuti ay isa sa utos ng Panginoon. At ang pangpito na bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang pagkaroon ng pagtiyaga. Totoo mga kapatid, ang isang taong nangangarap, ang isang taong may layunin, kailangan mo talagang magtiyaga. Kailangan mo talagang matutong magtiyaga hanggang makamit mo, hanggang marating mo
ang tugatok ng tagumpay na iyong inasang-asang. Halimbawa mga kapatid, ang isang nangangarap na maging isang YouTuber. Hindi basta-basta mga kapatid. Ang isang maging isang YouTuber, kailangan kang dumaan sa tamang proseso. Marami kang dapat pagdaanan. Kung wala kang tiyaga, hindi mo mararating o hindi ka maging isang certified na YouTuber. Isang halimbawa na yan mga kapatid. Paano kaya kung mayroon pa tayong maraming pangarap? Paano kaya kung marami pa tayong gustong abutin? Ngunit wala tayong tiyaga. Hindi natin makakamit mga kapatid. Ang pangwalo na bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng sakripisyo. Uulitin ko mga kapatid, ang isang OFW, ang katulad kong isang OFW, ang sakripisyo, ang susi din. Isa ito ang susi para makamit ang aming mga pangarap. Ang sakripisyo ay isa ito sa susi upang magkaroon ng tagumpay ng ating buhay. Dahil ang sakripisyo mga kapatid, hindi basta-basta. Kailangan mong magsakripisyo ng oras, kailangan mong magsakripisyo lumayo pa sa pamilya mo para magkaroon lang ng magandang kinabukasan ang iyong mahal sa buhay. Kailangan mong magsakripisyo para sa lahat ng mga bagay na gusto mong makamit. Kailangan mong magsakripisyo para sa lahat ng mga layunin mo. Kailangan mo talaga ito upang magkaroon ng katuparan ang iyong mga layunin. At ang pangsiyam na bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng magiging kontento, mga kapatid. Kailangan po natin maging kontento sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Dahil kung wala kang kontento, lagi kang naghahanap. Kung kulang ka lagi sa iyong paniniwala, ay lagi kang humahanap ng paraan. So kung ano ang binigay ng Panginoon, kung ano ang meron ka, maging masaya ka. Kung ano ang iyong narating, maging masaya ka. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang bagay na kaya mong gawin. Huwag tayong humangad sa mga bagay na hindi po natin kayang abutin. Oo, sabi nga ng iba, libre mangarap. Pero kapag lubos naman ang iyong pangarap, ay isa rin itong malaking pagkakamali. Dahil bakit ka gusto mong angkinin ang isang bagay kung hindi naman talaga para sa iyo? So, mga kapatid, maging kontento po tayo sa lahat ng mga bagay kung anong meron tayo. Yan po ang isang sa susi, yung isa sa mga bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay. At ang pangsampo o panghuli na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay ay ang katapatan. Mga kapatid, ang katapatan din ay pinakamahalaga sa ating buhay bilang isang may layunin o bilang isang may pangarap. Dahil maging matapat ka sa iyong kapwa ay mas marami pang blessing na darating sa iyo. Kung maging matapat ka sa Panginoon ay lalo pang ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala sa buhay mo. Kung matapat ka, lahat ng bagay ay meron kang talagang gantimpala. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang oras o darating ang panahon na magbubunga lahat ng mga katapatan na ginagawa mo. So mga kapatid, ayan po yung mga 10 bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay. Uulitin ko mga kapatid, ang una ay ang pagkakaroon ng layunin o ang pagkakaroon ng pangarap. Ang pangalawa, ang pagkakaroon ng karunungan. Ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob o ang katapatan, ay ang katapangan. At ang pang-apat, ang pagsisikap
o pagsusumikap. Ang panglima ay ang pagtitiis. Ang pang-anim ay gumawa ng mabuti. At ang pang-pito ay pagkaroon ng pagtiyaga. At ang pang-walo ay pagkaroon ng sakripisyo. At ang pang-siyam, ang pagiging kontento o magiging kontento. At ang panghuli, ang katapatan. Ayan mga kapatid, sana po ay mayroon po tayong nakuhang aral o mayroon tayong natutunan sa mga 10 bagay na kailangan po natin upang magkaroon po tayo ng tagumpay. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat mga kapatid sa iyong panunood.